Tanim and Press again, and welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay gusto namin ipamala sa inyo sa video na ito na aming pinrepare para sa inyo ay kung paano magtanim ng luya. Yung luya po na ating itatanim, ang variety po niya ay Hawaii. Yun po yung mga matatabang klaseng luya. So mamaya matutunghayan nyo sa video kung paano namin pin-repair yung pinakapula niya, pin-repair namin yung lupa na pagtataniman, or paano namin ginawa yung soil conditioning ng lupa at paano namin siya itinanim. So let's watch it. So ito yung sample ng binhi na kakailangan din natin para ipantanim. Kung makikita nyo, di ba, may mga bukol-bukol siya. So ikakat natin siya. Ito ay makakagawa ng tatlong cut. Sige kuya nga, iyan mo. Kung mapapansin nyo, ayan yung mga bukol. Diyan ulit susuloy yung panibagong luya. So kung makikita nyo, ayan yung ating mga luya na hindi pa napuputol, at ito naman yung mga pinutol-putol na ating itatanim. Ito, these are the rejects, yung mga walang bukol. So ang ating luya po ay freshly harvested siya. Galing po ito sa Mindanao. Makikita nyo, ay puro putik pa siya. No, ka-harvest lang po nito. Tapos pinatracking namin from Mindanao. Kung lahat ng luya na nakikita nyo ay nasa mahigit isang 1,000 kilos or 1 ton ang dami. So, kaya nitong kataniman ang more or less kalahating ektarya ng lupa. So, ayan ho, yung mga tao natin na nagputol-putol. Ito ho ay hindi na natin kailangan hugasan, no? Kasi i-air dry natin. Itong pagpuputol na to, after this, ikakalat natin siya para ma-air dry. So, hindi po natin siya pwede i-expose sa arawan. Kaya nandito kami sa isang building namin dito sa poultry na under construction. So, dito ko muna pinilagay para ma-air dry yung ating mga luya. Ngayon naman ay papunta na ako doon sa area kung saan natin itatanim yung luya. Meron po kami land preparation na ginagawa ngayon. Nandun na yung traktora. So, ipakikita ko po sa inyo kung paano i-prepare yung pagtataniman natin ng luya. So, nakikita nyo nandun yung traktora. Yan yung tinatawag pag nagko-farm bill tayo, di ba? Pinuplowing. So, binubungkal po yung lupa. Ayun po yung traktora. Kung mapapansin nyo dito sa may bandang unahan, ito, andito yung kalamansi namin na tanim. Yung plantation namin. Bandang itaas naman po namin, itatanim yung luya. Ito po yung isang portion na pagtataniman natin ng luya. So, ganun po yun. Ang preparation natin ngayon ay ang ating magbubungkal ng lupa. May mga iba rin yung procedure nito. May mga ibang tao na ang ginagawa nila ay mano-mano nilang binubungkal, no? Binubuksan yung lupa. Pero mas maganda kasi kung itatraktora natin, no? Mas nahalo yung lupa. Itong lupa na to definitely sobrang healthy na kasi antagal na rin itong hindi natamnan. Na this is used to be our tanimam of ampalaya at saka kamatis at saka yung sile. Ito yon, itong lupa namin. Kaso natigil kami ng matagal na panahon sa pagtatanim. Ngayon nila ulit ako bumalik sa farming. At ito nga ang aming nagkakaabalahan ngayon. Ang pagtatanim ng kalamansi, which is okay na, na-transplant na namin, binimaintain na lang po namin, and this time is the Luya plantation. Hi guys, good afternoon. Nandito ulit ako sa taniman area at I will show you later kung paano namin
pipinuhin yung lupa from yesterday kasi 'di ba binungkal natin siya. Ginamitan natin siya ng traktora. Ngayon naman ay magta-traktora rin tayo pero yun naman yung pampino ng lupa dahil sa tataniman. Ngayon naman ay ipapakita ko rin yung mga ibang kakailangan na natin for the plantation of ginger. So, tingnan po natin, guys. Yan. Kakailanganin ho natin ng mga sasa or yung dahon ng nyog para po ito ay i-cover natin sa mga beds. Gagawan ho kasi natin ng bed yung pagtataniman natin ng luya. So, pagkatanim natin doon ay tatakpan natin ng dahon ng nyog ang ng mga na-transplant na para hindi ito direktang mababasa ng ulan. No, kasi as I've said, hindi masyadong gusto ng luya ang mabasa ng ulan or matubig. So, tatakpan natin at saka hindi gaano silang mainitan. Nag-order kami, for the meantime, nasa around 500 yung in-order namin ito. Kasi wala kami sarili. No, konti lang yung puno ng nyog namin. So, in-order namin ito. Dito sa San Juan, Batangas, nasa 7 pesos ang isa nito. I don't know kung sa ibang area kung magkano po. Ngayon naman guys, ay nandito tayo sa area kung saan ay pinipino ngayon ng traktora yung kahapon na binungkal na lupa or yung pinlow. Kasi kailangan maging pino yung ating pagtataniman. So ito po, pakita ko po sa inyo. Ayan po. Kahapon iba po yung itsura, di ba? Parang plate yung nasa likuran niya. Pero ngayon ay ayan po yung panggiling. Para maging pino yung ating lupa. Importante po kasi na maging maganda yung pagbungkal natin at saka yung paghalo ng lupa para doon sa pagtataniman natin ng luya. Hi guys, good morning. Nandito na naman tayo ulit sa taniman ng ating luya. Kung kahapon ay ang ginawa natin is the preparation of the land, yung pagpipino, pinino natin yung lupa sa pamamagitan ng traktora. Ngayon naman po ay magsisimula na tayong mag-beddings. Okay? So, papakita ko po sa inyo. So, ito po inaayos nila yung beddings natin. At makikita nyo po yung distancing. Yan. So, ito po siya. Halos ang bed na ginagawa natin ay 1 foot lang siya o 12 inches yung laki niya ng bed. Tapos, meron ho tayong ito yung pinakadinadaanan na siguro mga 24 inches to or 2 ruler almost ang haba para po pagka bumunga sila yung lumaki yung kanyang dahon ay makikita pa rin meron pa rin po tayong madadaanan hindi natin pag nagdidilig tayo o nag fertilize meron po tayo maayos na madadaanan so ayan po binibeddings na po nila yung ating taniman ng luya. Hello guys, good morning. At nandito ulit tayo sa taniman ng luya. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung another set of preparation bukod sa land prep natin, yung pagbe-beddings. Andun sila continuously gumagawa sila ng bed. Ipapakita namin sa inyo na there is a portion dito sa lote na kailangan natin lagyan ng kanal, no? Kasi as we all know na ang luya ay ayaw po yan na nababara ng tubig.
So kailangan meron tayong pampigil ng pag yung flow ng tubig, 'di ba? So ipapakita ko po 'yon. Wait. Ayan ho. Bali naglalagay sila ng kanal doon sa pinakaibabaw ng ating mga plot. Kasi mapapansin niyo ang lupa ay pababa, no? Pa-slope. So ginagawa na po nila ngayon 'yan ng kanal para halimbawa may tubig na tatagas galing sa itaas. Hindi po siya dederecho or mabababad doon sa ating luyahan. So, dadaan muna siya sa kanal, tapos si kanal ay hahanap ng area kung saan niya i-overflow naman yung mga tubig. No, hindi siya hindi siya magdedirekta doon sa ating taniman ng luya. Kasi ang luya ay ayaw na mabababad sa tubig. Sa ngayon naman ay ipiprepare na natin yung ating mga gagamiting fertilizer para sa conditioning ng ating lupa, no? At isa dito ang gagamitin natin ay ang vermicast. Ayan po yung ating vermicast or yung tinatawag na manure ng uod. Yung uod po na yan is what we call the African night crawler. Yan po ay organic na pataba ng lupa na nagko-consist po yan ng mga macronutrients na importante po sa preparation or sa soil conditioning natin. Ipot po ito ng African night crawler, yung uod. 100% pure organic. So ayan po, malaki po ang composition niya ng macronutrients or tinatawag natin na NPK. Yung nitrogen, phosphorus, at saka potassium. Yun, meron ho tayong 6 na importanteng macronutrients na to, but the other 3 are already available doon sa lupa mismo. Yun po yung carbon dioxide, the oxygen, at the hydrogen. So, ito pong vermicast natin ay ito yung NPK, yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Ano po ang spin ng nitrogen sa ating lupa, no, na pampataba? Ito po yung nagpapalago ng ugat ng ating mga punla. So, ang phosphorus naman ho, ang magiging silbi niya ay ang pag-build ng stem at leaves, yung magagandang stem at leaves ng ating luya. And then the potassium naman po, yun ang responsible for the flowering of our fruits. Okay, so aside doon sa ating vermicast or vermicompost na fertilizer na gagamitin, meron pa po tayong isang fertilizer na gagamitin dito para talagang masiguro natin na magandang-maganda ang magiging soil preparation or soil conditioning natin for this one. Ito pala yung isa nating abono na gagamitin aside doon sa vermicompost, no? This is a Sagrex Dufos. Ito po ay 100% natural phosphate. Yung phosphate po nito ay nanggaling sa mga decomposed na mga seabirds, yung mga hayop, yung mga fish bones, yan. So this is a purely organic, 100% organic po ito. Meron po itong micronutrients na tinatawag natin. Kung ang vermicompost naman ay macronutrients, concentrated siya, though meron siyang minimal micronutrients, ito naman pong Duofos ay concentrated siya on the micronutrients. Ano po yun? Yun po yung calcium. Calcium is very essential sa atin para gawing matibay yung ugat niya hanggang sa pagtubo ng kanyang fruit. No, ating soil conditioning ay piniprepare na natin siya umpisa pa lang na maging matibay ang kanyang paglago. So, napaka-importante po nun gawa ng parang kahit sa tao, di ba? Kailangan natin na meron tayong sapat na calcium sa katawan. Dahil kung hindi, ay manghihina ang ating mga buto. Pag nanghihina ang ating mga buto, ay nagiging dysfunctional ang tao. So, it goes the same with sa pag-land prep natin. Kailangan umpisa pa lang ay pinatitibay na natin sila para kaya nilang sumabak sa kung ano man ang magiging problema eventually, let's say mapeste or kung ano, or magkaroon ng problema, matibay po ang ating itatanim. Kaya po nilang lumaban. So, calcium is very important, micronutrients, para po sa ating land preparation. And this Sagrex Duofos is this is imported from Indonesia. Yeah. So, ngayon si Kuya ay piniprepare na yung ating pagtataniman, no? So, nagbutas siya
ng naglagawa siya ng hole, tapos maglalagay siya ng vermicast na isa't kalahating dakot plus yung dufos po na 1 teaspoon lang. Saka natin ilalagay yung punla. So kung mapapansin nyo, no, nakikita nyo, nag-uusbungan na tong mga to. Ang paglagay po niyan ay paganyan, hindi po paganito. Para po pag tumubo siya, ang kalat niya ay pa-spread dito sa bed pa rin. Hindi po siya lalagpas dun sa bed natin. So ganyan po. Tapos saka po siya isasara. Yan. Isa't kalahating dangkal ang distancing natin doon sa kada itatanim. So ito, nagbutas ulit. Maglalagay ng vermicast, yung vermicompost natin. Isa't kalahating dakot. And 1 teaspoon or 3 daliri, no, ng ilalagay ang luya na nakapaangat yung pinaka bukol niya. Ayan ho, yung mga bukol niya. Mapapansin nyo. Guys, so napakita ko na sa inyo kung paano itanim yung ating luya. At bibigyan naman tayo ng idea ni Kuya Arban kung paano siya i-maintain para maging maganda ang paglago ng ating luya. Good morning, Kuya Arman. Ngayon ay naitanim na natin, ano? Paano pala ang ating tawag dito, maintenance? Paano ito? Every kailan ho ito didiligan? Ito po, didiligan ito. Pag oras na matabunan natin ng lupa, dito na tatlong mga isang linggo, saka natin ito isprehin. Yung ispre lang na hindi basang-basa siyang maigi. Okay. Ah, parang ano lang, parang shower lang siya. Shower lang siya. Then pag siya basang-basa, napupulok ang ating punla. Ah, okay. So, ayan ha, kasi alam naman natin, uulitin ko, ang luya ay ayaw na nabababad sa tubig. So, kailangan lang, bali kuya, gusto lang niya may moisture lang ang lupa, di ba? So, ang gusto lang ng ating luya ay magkakaroon lang ng moisture yung lupa. Not necessarily kapag halimbawa po umulan, halimbawa naka-schedule kayo ng pagdidilig, kapag umulan ay hindi nyo kailangan diligan. Hayaan nyo lang po siya and then bibilang ulit kayo ng usually 3 days, eh, no? 3 days bago ulit siya diligan. Pero pag nakikita nyo naman na maganda pa rin ang moisture ng lupa, pwede nyo isunod siya sa kahit ika-4th day na. Ganun ang gagawin natin. From time to time po, i-check na lang natin yung moisture ng lupa. Kasi talagang ang luya ay hate na hate po ang mabasa. Dahil mabubulok po ang ating mga punla. Putol-putol na luya. Nag-aano na siya, nagtutubuan na siya. Ito yung mga maganda ng itanim. Ibig sabihin ay buhay na siya. Ready na ho siya. Sa part 2 ng ating vlog na ito tungkol sa luya plantation, ay ipapakita ko naman kung paano namin i-fertilize, i-maintain, or aalagaan ang ating taniman up to the time na pwede na natin siyang i-harvest. So, ayan. Again, the variety of this luya, yung aming punla, ay Hawaii. Kaya makikita nyo, malalaki siya. Ito po yung magandang variety ng luya. Hawaii po. So guys, nakita nyo po kung paano natin pin-repair ang ating luya plantation. From the time na ito ay tinraktora, ating pinino natin ng ating lupa, nilagyan po natin ito ng beddings, at nilagay natin or tinanim na natin ito with the fertilizers na kakailanganin natin para maging maganda ang production ng luya na ating itinanim. So, sana po ay nagustuhan nyo ang aking video na ito. And please, don't forget to share, like, subscribe my YouTube channel, Tanim and Press, and click the notification bell for my future vlogs. Maraming salamat po.